Hey, it's me, Bea, and welcome back to my channel. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna... May bago na naman tayong video, and ang gagawin natin ngayon is first impression review of... So, I'm back. So, nagkilala ko at saka nag-ipit. And, itatest natin ngayon yung mga Korean na lip tints and lip mousse. Ito, nagamit ko na to sa una kong video, which is yung Superface. Ito ay lip mousse, pero hindi ko siya nagamit sa cheek. So, try natin. So, bawasan lang natin na kasi medyo na-excite kasi. Ayan. Nadala ng emosyon. Yan, tataa! So, ayan na yung kanya itsura. Hindi ko kasi siya gusto sa labi kaya mas maganda siya sa cheeks and mas madali siyang i-blend. Pero malambot din naman siya sa labi, kaya okay lang. Pero medyo glossy kasi siya. Kaya ang madalas ginagawa ko nila, inano ko na lang siya sa tissue after ko malagay sa labi. So, try natin. Napaka-unhygienic. Ayan, ganito yung itsura niya. Napaka-glossy kasi niya, kaya ayoko siya sa lips. And medyo nakaka-agaw pansin, ganun. Nakaka-bother. So, ang ginagawa ko, ginaganan ko to sa... Yo, so ayan, mas maganda kayong kanyang itsura. So, tingnan natin kung madali lang siyang matatanggal. Madali lang siya palong tanggal. So, next, we have Dear Darling Teeth. So, ito yung from the Etude House. Etude daw ang basa dun, hindi daw Etude. FYI. So, this is how it looks like. Ayaw na naman mag-focus. Ayan. Try natin sa ating lips. Wala siyang sinabi kung pwede siya sa cheeks, so sa lips na lang natin siya gamitin kasi medyo mahirap magbura sa cheeks. So, ganito yung itsura ng doe foot applicator niya. Ayan. And, ang amoy niya, amoy juice. Fruity scent. So, ayan ang itsura niya, pero medyo lasang gamot siya. Lasang gamot. Alam mo yung gamot ng yung pag inuubo ng bata ka. Ganun yung lasa ng... Tapos ang hirap niya i-blend. Hindi ko alam kung tuyo na siya. Medyo mapakla talaga siya. Feeling ko pwede siya sa cheeks. So next we have Peripera. This one is Ink Velvet and ito yung kanilang water tint. So ito yung kasama sa collection nila ng yung nasa fridge. So kaya medyo maliliit lang siya. So ito yung gagamitin ko sa lips and ito yung sa cheeks. Ganito yung itsura ng doe foot applicator niya. Ayan. Looks normal. Thank you.
this is how it looks like, and medyo nahirapan ako mag-blend kasi unang swipe ko pa lang medyo makapal yung napalagay. Pero sobrang lambot niya sa labi. Mukha na siyang totoong lipstick ko. Parang Sunny's Face. And try naman natin itong isa. So ganito yung itsura niya. Water tint talaga siya. Para sila na akong doe foot applicator. Lagay lang natin sa cheeks. Sobrang pigmented kasi niya. Usually kasi ganun lang yung nilalagay ko. Tapos, dapat mabilis kang mag-set kasi nakikita yung pinag-ganun na niya. So, dapat, feeling ko, dapat dito mo muna siya una ilalagay. Kahit anong pahid ko, hindi siya matanggal and hindi siya humupa. Try ko na gamitan siya nitong cushion. Pakasakali! So, ayan, nalagyan ko na siya ng cushion. Pero kahit anong gawin ko, sobrang pula pa din niya. Sobrang pigmented. Kaya, ingat-ingat lang, guys. Hindi ko na siya matatry sa lips. Kasi, ginamit ko na itong isa. Sabi nila, long-lasting daw. So, ngayon, try naman nating tanggalin. So, hindi siya natatanggal. Talaga sila natatanggal. Try ko gumamit ako ng aking remover. Hindi pa rin siya natatanggal. So after 24 hours, ganun na po yung itsura niya. Ito na yung pinaka mahirap na tanggalin na yung lip tint na nagamit ko. So next we have Tony Moly. Ito yung sample size lang nila. So ganito yung doe foot applicator niya. Parang normal lang na doe foot applicator. So, ayan. So, tapos ko na i-swatch yung lima and ganito yung nangyari sa kamay ko. sobrang pigmented nilang lahat and medyo intimidating lang yung mga shades nila. Dear Darling Tint at saka itong Tony Moly. Halos same lang sila ng shade at saka ng formula. And medyo mahirap silang i-blend kasi parang ganito yung water tint na nilagyan ng gelatin. So, ganun yung kanilang texture. Medyo mahirap silang i-blend, lalo na sa labi. So, hindi ko sila matatry sa cheeks kasi medyo pud-pud na din yung aking cheeks, ano. So, ayun. Ito namang Superface na lip mousse. So, maganda talaga siyang gamitin sa cheeks. Medyo pigmented din siya. A little goes a long way. And sa lips naman, mas prefer ko na idadump ko siya ng tissue. So, ayun. Maganda rin naman yung finish niya and yung kulay niya. For this one naman, yung Peripera, na palaban ang uso at ang cheek. Sobrang pigmented nila. In one swipe lang, makuha mo na yung gusto mo na color. And sobrang long lasting. Kahit yung itong water tint, nilagyan ko na siya ng
ng cushion. Napatungo ko na siya ng cushion, pero ganun pa din, hindi nagbabago yung itsura niya. And kahit pahidan mo siya ng kung ano, no, hindi magbabago yung kulay niya. And ito namang ink velvet, sobrang, feeling ko sobrang long lasting ito. And comment down below kung gusto niyo i-try ko ito and i-wear test ko kung ilang oras na magtatagal. Okay, final thoughts. Yung mga price nito, hindi ko alam individually kasi yung iba ay bigay lang. And yung iba naman is kasama dun sa set. So, ayun. Hindi ko alam talaga kung magkano yung price nila. Pero, isa-search ko at ililink ko na lang sa baba kung magkano. So, for the packaging, lahat naman kasi ng almost lahat ng Korean products ay cute yung kanilang mga packaging. So, ayun. And for the tatanungin ako kung i-recommend ko ba to or hindi. Okay naman silang lahat. Medyo hindi ko lang na-bet. Okay lang siya, pero kung akong papipiliin, kung malalaman ko yung price nito, medyo alanganin ako kasi medyo mahirap siya i-blend. Though maganda naman yung shades nila. Pero itatry ko pa din siya gamitin and i-update ko kayo sa baba. And for this one, maganda talaga siya sa cheeks. And ito, napaka long lasting niya. In terms of longevity, siguro ito yung i-advise ko kung pang matagalan ang hinahanap nyo. Kung naghanap kayo na forever, so ito na yun. And yun lang, ililink ko na lang sa baba kung magkano yung price nila. And kayo nang bahala. Depende naman sa preference nyo kung alin yung pipiliin nyo sa tint. Kung alin yung mas kailangan nyo. So if you like this video, don't forget to thumbs up and mag-subscribe ka na sa channel ko kung hindi ka pa subscribe. And i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga ganap. And this is me, Bea, signing out. Reminding you to be a believer of your own beauty and be a blessing to everybody. See you soon on my next video. Bye!